Magandang hapon po mga kabarangay and welcome po sa aking channel. Ngayong hapon po ang gagawin po natin, maglalagay po tayo ng hood damper. Ito po yun. Tinatawag po nilang hood damper, bonnet damper shock kit or strut damper. Yan po ang mga tawag nila. So, konting upgrade po sa ating sasakyan. Try po natin kung okay po ito sa ating hood. Ang napili po pala natin, ito po yung GT Pro. GT Pro Racing Product. Ang presyo po nito sa Lazada, nabili po natin online, nagkakahalaga po ng 1,199 kasama na po yung shipping fee. So ito po siya. Pwede po siya sa halos lahat ng sasakyan, Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Ford, Mazda, Nissan, Honda, Chevrolet, Jeep, at marami pa pong iba. So, pili-pili na lang po sa Lazada. Pero yung natingnan ko po siya ngayon, may mga presyong medyo mataas na po. Siguro, ito na lang po yung nakuha nating mura. Baka meron pa po. Ang laman po ng box na to, ito po. GT Pro. Yan po, may tatak. GT Pro. Ito po yung shock. Yan po, bali dalawa, left and right. At kasama po yung bracket at saka mga tornilyo. So ito, try po natin to. At kung bago ka lang po sa aking channel, huwag niyo pong pagkalimutan i-click ang like, share and subscribe at pati na rin po yung bell para ma-notify kayo kung may bago na naman po tayong video. Una po natin gagawin, tatanggalin po natin tong tornilyong ito at ito pong nasa taas. Ito pong tornilyong ito, ito po yung lalagyan ng dulo ng damper. Mahirap ipasok sa butas dahil gumagalaw ng konti yung tornilyo sa ilalim. Ingatan lang po natin na baka masira yung tread ng tornilyo sa ilalim. Paglagay po natin ng bracket, dapat po una yung washer, sunod po ang bracket, tapos yung tornilyo na. Dahil pag walang washer sa ilalim, gagalaw itong bracket kahit mahigpit po ang pagkakalagay natin ng tornilyo.
ilagay na po natin itong shock. Itulak lang natin to dito sa bilog at maglalak na po yan. Nilagyan ko rin po ng dinagdagan ko ng silicone grease para mas lalong madulas ang loob. Iangat lang po natin ang bahagi ang hood para makapasok ang dulo ng shaft. Parehas lang po ang gagawin natin dito sa kabilang. Tapos na mga kabarangay, na-install na po natin itong ating bagong hood damper or strut damper. Ulitin lang po natin, dapat po una ang washer, sunod ang bracket at tornilyo. Dahil kung walang washer po sa likod, kahit anong higpit natin ng tornilyo, gumagalaw rin po itong bracket. Dapat po ang bracket, ganito po ang pagkakalagay. Dahil kung yung sa kabilang bracket ang nailagay natin, ito pong bilog ay nasa taas. At kahit anong higpit po natin ng bracket, ay gagalaw rin po yan. Yan po yung mga na-experience natin sa pagkabit nitong hood damper.